Samantala, tumilapon at lumambitin patiwarik ang isang konduktor matapos buangga sa 10-wheeler ang sinasakyan niyang bus sa C5 Road sa Taguig. Posible umanong masyadong mabilis ang takbo ng bus kaya hindi nagawang iwasan ang papalikong truck. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nakasabit sa truck at wala ng buhay. Ganyan ang kalagayan ng konduktor ng bus na ito nang madatnan ng mga rescuer sa bahagi ng C5 Road sa Taguig City kaninang madaling araw. Lumabas ba yan? Ang biktima, tumilapon mula sa sinasakyang bus nang mabangga nito ang 10-wheeler. Sa lakas ng pagsalpok, wasak ang unahang bahagi ng bus habang tumagalid naman ang truck. Kumalat sa kalsada ang karga nitong buhangin. Ayon sa Taguig Police, sugatan din sa aksidente ang 6 na pasahero ng bus na agad isinugod sa ospital. Kwento ng driver ng truck, nag-U-turn siya mula sa southbound ng C5 patungo sa northbound lane nang mangyari ang disgrasya. Nakarinig na lang daw siya ng malakas na kalabog. Gulat ako, sumalpok sa likod ko. Tumumba yung truck ko. Kung hindi siya mabilis, may laman yung truck ko, hindi matutumba. Punong-puno yun. Oh, kung mabagal lang siya, hindi tatawag yung truck ko. Giit naman ang driver ng bus, sadyang biglaan ang pagliko ng truck, kaya hindi na niya nagawang umiwas. Bigla akong nag-yotor na down truck, tuloy-tuloy, wala nang minor-minor, diretso yotor, ako parating. Namarino ako, kaya puwitan, pero kung hindi ako namarino, unahan pa lang, abutin ko na. Pero base sa inisyal na investigasyon ng Taguig Police, posibleng masyadong mabilis ang takbo ng bus, kaya nito nabangga ang truck. Hindi siguro napansin o mabilis siguro, ito ang piniinimbestigahan pa, binangga yung truck. Pagbangga ng truck, sa lakas ng impact, tumaob yung truck. Iniimbestigahan din ang anggulong inaantok ang driver ng bus, kaya nawala ng control. Bagay na itinanggi naman ng bus driver. Kagagaling ko nga sa tulugit, kung ako inaantok, tulugit pa lang, ako nawala na ako sa tulugit. Nasa kustodiya ng Taguig City Police ang parehong driver. Posibleng maharap sa reklamong multiple physical injury at reckless imprudence resulting in homicide ang sinumang makikitaan ng pagkukulang. Mingi ako ng dispensya sa mga pasayero na medyo nasaktan sila, hindi ko man gusto, hindi ko ginusto. Pamilya ng aking kanduktor, mingi ako sa inyong kapatawaran at talaga wala na ako nagawa ng time na yon. Tumagal din ng halos 5 oras bago naialis ang mga nadisgrasyang sasakyan at ang nagkalat na buhangin. Tumulong sa clearing operation sa mga residente. Binomba rin ng fire truck ang kalsada upang malinis ito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.